Hello guys, good evening. It's me, Sidskay for Sidskay Motovlog. And samahan niyo ako sa panibago nating content. Ang content natin for today is si Enmax Bito nga ba, given na sa lapad niya ay hindi po pwede sa mga singitan. Tagmotor ka pa kung hindi kasi singit, diba? So samahan niyo ako guys para masagot natin ang katanungan na yan. Given na sa condition ng Tramo Pasay ngayon, sa traffic, eh makikita natin kung si Enmax Bito nga ba ay hindi pwede sa singitan. So panoorin niyo lang hanggang dulo para makita niyo at masagot ang katanungan na kung si Enmax Bito ba ay hindi pwede sa singitan. It's my life. Ng Coastal Tambo. Medyo malayo nga. Pero talaga ito yung rektang daan eh. Yung sa itong flyover dito sa Winston papuntang Tramo. Paparamdam na si ano, Ambon. Maambon na. Pero kayang-kaya pa ni Usek yan. Usek S9R lang malakas. So kanina medyo maganda yung bigayan dito sa Tramo given na may ginagawa dito. So sisilipin naman natin siya ngayong gabi. Paano magiging status natin? So ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog ng gabi na. Ayan. Umaga sa kagabi. Maganda kasi yung panahon niya yun eh. Pero mga bandang hapon umulan. So, ayan, for the update, choke na naman. Ayan tayo, ano eh, ayan tayo na practice na sumingit talaga eh. Ayan, sa mga nagbabalak palang bumili ng mga scooters, especially kapag Yamaha NMAX, kasyang-kasya po tayo sa mga singitan. Ayan, sa una lang talaga. Pero pag nasanay ka na, akala mo lang malaki si NMAX. Pero pasok na pasok siya kahit sa singitan. Ayan, sample. Ayan. So dito, makakadaan naman talaga. Ayan, oh. Yan mga yan, kumakana naman sila dyan. Sa loob. Kaya kahit paano, napablock nila yung daan natin. Pero once na nakapasok naman sila, lalabas naman yan. Okay, tam. Sa iyo, kakanan yan eh. So dito, ito na. Isimula na kalbaryo natin. So, pasingitin sana tayo nito. Okay. Shoutout kay sir. Pasingit tayo. So ganito lagi yung scenario dito. Singit-singit lang. Only singit dito. Ayan. Ito talaga malas na talaga pagka nakasabay ka ng truck. Nakasya si kuya dun ah. Pero kasi ano eh, minsan unpredictable din yung galaw. Diba, syempre kinukuha din nila yung clearance sila eh. Kung saan yung safe na clearance nila. Pero maganda rito, kahit na sumusunod lang tayo, moving naman. Mga ganito is makukonsider na natin to. Syempre dapat maging considerate din tayo given na may ginagawa rin dito sa Pasay. Pero may time talaga na single lane na lang talaga yung nadadaanan eh. Yung salubungan. Salubungan dito. Ganun yung nangyayari dito. So, hoping na matapos na tong ano, project na to. Diba? Magawa na nila yung dapat gagawin. Siyempre para din naman sa ikaka-ease ng traffic yan. Ease. So yun, singit pa rin tayo. Singitan na singit. Uy! Okay. Ayan.
Eh, shoutout kila Boss D. Ayan. Nauna pa tayo malis pero mas nauna pa sila. So ayan yung ano, EDSA extension na IA, flyover EDSA extension. Yan yung project na yan, na almost 1 year na rin. Kasi di pa natin nabibili si NMAX, nandiyan na eh, nasimulan na yan. Pwedeng 1.5 years na. May S pa. Yan, ba, given na sa lubak. Partita, shoutout kay Boss D na naka NMAX B1. Yan o, B1 yan eh. NMAX B1 user na may angkas pa. Malupeton moves. Kalain mo yun. Talagang pang heavy duty talaga si NMAX. Proven na yan. Gusto talaga ni NMAX na heavy load talaga binibigay mo sa kanya. Kasi pang heavy duty siya. Kaya matigas din tong stiff din tong shock ni NMAX. Para kayanin niya kung ano man bigat ay bibigay mo sa kanya. Ipit lang talaga tayo. Pero usually sa mga ganitong mga ganyan, kumbaga sa heavy ano, mga truck din naman eh, mga overloaded. Kali gawa tayo nagawa ng daan pero dahil nga overloaded, hindi naman talaga na namo-monitor yan kung overloaded ang isang truck eh. 'Di ba? Kaya ayun, kumbaga gawa tayo nagawa ng daan. Eh kapag maulanan lang, maarawan, naulanan, nadaanan ng overloaded na truck, matik yan. Sira na naman agad yung daan. Yan o, pagka 9:25. Update kanina mga 9:10 tayo naka ano nasa EDSA. So tumagal din tayo ng 8 minutes din doon, binuno natin 8 minutes. Pero sulit na 'yon. Kumbaga mabilis na 'yon. Pero na hindi pa ginagawa dati, ang kaya-kaya ng 9:25 nasa Santo Niño na tayo eh, Paranaque. Talaga naistan talaga tayo doon, lalo na pag may mga kasalubong tayong malalaki. So dyan, may truck. Dapat chill lang tayo. Always nating isipin na may nag-aantay sa ating pag-uwi. So yun, naipakita ko sa inyo yung lagay ng Pasay Tramo. Given na may ginagawa, moving naman siya, sana magtuloy-tuloy na yun. Saka matapos na rin yung project para sa kakaginhawa ng biyahe natin. Lalo na Burmans na. Siyempre, mas nadami pa yung sasakyan. Mas nadami pa yung lalabas ng bahay. Ayan. Yan. So basta moving.